السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We wish to type a little ito yung topic natin. Pero bago yan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell para sa mga iba pang tutorial na gagawin natin, ano, upload natin. Okay. Unahin natin yung ikatlo, shortcut key, Alt 165 at Alt 164. Maraming nagtatanong bakit hindi daw gumagana yung Alt 165 nila dahil mali po yung ginagamit nilang symbols. Ano? So, dapat numlock yung ginagamit nila. Ito yun. Ito yung gagamitin para gumana yung Alt 165. Kapag ganito ang keyboard nyo, wala talagang kwenta yan. Dapat ito lang yung mga keyboard na pwede natin gamitin sa Alt 165, yung may numlock. So, kapag ganito ang itsura niya, may FN yan at may scroll numlock. So, ang pipindutin natin yan, i-hold down natin yung FN para gumana yung numlock. Okay? Hold down natin FN, then click natin yung numlock para gumana yung mga number na nasa mga letra. So, subukan natin. Okay? Wala. Fast and easy. Meron na tayong uppercase. Subukan natin yung lowercase. Wala. So, fast and easy. Napakadali lang. Okay. Ikalawa. Shortcut key, control, tilde, shift, and N for uppercase. So, gamit ito kapag ganito yung keyboard. Kasi yung keyboard ko sa HP, ito yung keyboard, walang numlock. So, ito yung mga gagamitin natin mga symbols. Control, shift, tilde, at N. Okay. Itong medyo mahirap. Ang gagawin natin, ano? Hold down natin yung control. Tapos hold down natin ang shift at i-click natin ng sabay yung tilde at N. Para naman sa lowercase, i-hold down natin yung control at hold down natin ang shift. Tapos pag-click natin ng tilde at N together, i-release natin yung shift agad. Yun. Click, then release the shift. Subukan natin. Pop. Wala. Napaka fast and easy. Oh! Lowercase, wala. Fast and easy. So, napakadali lang, di ba? So, ito yung pinaka-paborito ko ngayon. Ang pinaka-una na paraan. Make your own shortcut key. No? Napakaganda nitong gamitin dahil tayo mismo ang gagawa ng shortcut key. So, una, punta tayo sa insert tab. I-click po natin yan. Then, punta tayo sa symbols group. At i-click natin yung symbol. Then, more symbols. Then, hanapin natin yung uppercase ny. So, i-click natin yung ny, si-select natin. At magkukulay, magkakaroon yan ng color, kulay blue. At then, i-click natin yung shortcut K. Then, subukan ko yung Alt 1-2. Then, click natin yung assign. Yan, meron akong current case na gagamitin ko mamaya. Okay, close. Then, subukan natin Alt 1-2. Okay, very good. So now we have new ny, uppercase ny. Okay, subukan natin yung lowercase ny. Same process pa rin. Punta tayo sa insert tab, punta sa symbols, then hanapin natin ang lowercase ny, click natin, then shortcut key, yan. Then, baliktarin ko lang yung number, alt 2, 1. Okay, try natin. Very good, alt 2, 1. Then, click natin ulit yung assign. Ayan, meron na tayong alt 2, 1 for lowercase ny. Try natin. Okay, let's try. Very good. So, now, meron tayong ny. Fast and easy. Ito yung pinaka-paborito kong shortcut key. So, bonus round, how to type a letter ny on your website, on a web. So, ito yung mahirap kasi walang ny naman, hindi pwede ditong shortcut key. So, ang ginagawa ko, try natin, ipapakita ko dito sa inyo kung paano. So, ikakopy natin yung dun sa, magta-type tayo ng ny sa Word, ikakopy lang natin yun. Tapos, ipipaste natin, ano? Ipipaste natin dun sa web na gusto natin na i-encode o itatype yung ny. So, I hope nagustuhan nyo ang video. Kung nagustuhan nyo po at na marami kayong natutunan, so don't forget to subscribe. Thanks for watching.